Market is up by 202 points or 3.06%. APL, nagsimula ng mag-dribble-dribble! Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po, Market Summary Lunes Edition. Maganda ang performance ng ating market ngayong simula ng araw ng buwan ng mga puso, mga titos and titas. Ha? Maganda rin naman ang performance ng ibang mga minamanokis natin, kaya sisilipin natin yan. PHA, APL, BSC, MM, and yung Lihc. Tara po, let's have a short prayer bago po tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. This we ask in Jesus' name. Amen. 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 Mga titos and titas, yung naligaw lang po dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs ay tambayan po ito tungkol sa stock market na kung saan ay kinukwento natin yung ating 13 years of experience sa pagtitrade ho dito sa chaos. Yung mga pains and gains ng isang bear and bull cycle, tawag natin dyan Tito Moves, kaya ako nagahanap po kayo ng tatambayan dito sa stock market. Welcome na welcome po kayo dito. Click nyo po yung subscribe button at isama ninyo yung sana all sa notification bell, dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes meron kaming live tambayan, live stream po yan, na kung saan pwede nyong ipasilip yung mga minamanok ninyo, mga titos and titas. Ha? Kaya join us ha, every Monday to Friday yan, sa ating opening bell live. Tabihan nyo po, pwede nyong tabihan yung team no skip ads. Laging nanonood, pati commercial, yung team auto like po, pwede nyo rin tabihan yan. Yung team replay bombers na bumobomba rin ang like natin yan. And syempre, yung team patriotics, hindi nyo pwedeng tabihan. Wala pa hong upuan doon sa Patreon, mga titos and titas. Eh, no? So, para malibang-libang po kayo, habang nag-aantay, meron ho kaming starter kit. Yan, 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 yan. Yan! Pagkatapos po nitong video na to, panoorin nyo po yung videos na yan. Mga ilan lang naman yan, no, mga titos and titas. Nandyan po yung mga basic principles and foundation na tingin natin ay kakailanganin nyo sa journey nyo dito sa stock market, no, mga titos and titas. Ha? So, paano? Pasok natin muna yung market. Today po, 202 points or 3.06%. Binawi halos yon yung pagkalaglag ng Friday. Binawi ngayong araw na to, mga titos and titas. 9.9 billion ang value turnover natin. Ang malaki rin ay yung net foreign selling, 1.19 billion. Malaki-laki po ito, no? So, may mga ilang araw naman talaga na bumahabot tayo ng billion. Pero pagka... pero bibihira, mostly mga less than 500 million ang lumalabas na foreign sa atin eh. Pero mukhang ang mga locals ang sumalo ngayong araw na to, mga titos and titas, no? Dahil up tayo habang lumalabas ang mga foreigns. 130 po ang ating gainers, 82 ang ating mga losers. So bumawi talaga yung gainers, so tinambakan. Yun na nga eh, no, mga titos and titas. So sisilipin natin mamaya yung market, saan tayo papunta, no? At pagkatapos itong ating mga tabalits, unahin natin, galing sa inquirer.net, recession to persist in first quarter while rosy prospects for recovery abound in the near term, the first quarter of 2021 would likely remain under extended recession due to the slow reopening of the economy, the country's chief economist conceded on Friday. In a briefing with Foreign Correspondents Association of the Philippines, Acting Socio-Economic Planning Secretary Tito Carl Kendrick Chua, kilalang-kilalan nyo na ito si Tito, si Tito Carl Chua, no? Said, nothing significant has changed so far during the first quarter in terms of easing quarantine restrictions, especially given the threat from more contagious COVID-19 variant. The biggest area of economic activity is still in GCQ, sabi ni Tito Carl Kendrick Chua, mga titos and titas. So, 1 month na naman po extended ang ating GCQ dito sa Metro Manila, and nadagdagan pa nga ng ibang mga areas sa mga probinsya, no? Meron sa Mindanao, meron sa South Luzon, meron din sa Northern Luzon, no, na from MECQ naging GCQ, mga titos and titas. Kaya eto na lang ang nasabi ni Tito Carl Kendrick Chua, di ba? Eh kahit nga naman ano ang pagiging kahit gusto niya maging optimistic, ay
ito ang kailangan harapin po ng katotohanan, mga titos and titas, no? So sa first quarter, sinasabi niya mukhang recession pa rin tayo. Ibig sabihin po ng recession, mga titos and titas, ha? Negative GDP. Oh, yan yon. Yan yon, ha, mga titos and titas, ha? So po, pwede tayong paatras pa rin. Oo. Mga titos and titas, mukhang hindi pa rin tayo makakatikim ng positive GDP nito. Kung sakasakali, no, mga titos and titas. Titignan natin, ano, kasi kat January GCQ, February GCQ, eh March na lang ang hahatak sa atin. Eh hopefully, pero eto na, sinabi na eh, no? Tito Carl Kendrick Chu, no? Yung first quarter natin. Tayo naman din, ine-expect natin yan as early as last year, tinitignan na natin given yung overall situation ng ating virus, no, containment. Mukhang ito ang kailangan tanggapin na natin na recession nga yung first quarter. Magkakaalaman tayo sa second quarter kung ano ang pwedeng mangyayari. Next balita, galing ulit sa inquirer.net, experts expect market to rebound. Uy, kumukontra naman to. Investors are hoping for to find relief this week. Ayan ha, from the recent bloodbath seen in the stock market. Last week, the PSEI fell by 6.15%. Malalim pala ang binagsak natin, ano, yung last week ng January, ha? Declining for the third week in a row. Manny Cruz, chief strategist of Papa Securities, said local stocks might rebound this week on bargain hunting after the free fall in the last few weeks. Focus of interest this week will be on January inflation that BSP projected to rise to 3.7% fourth quarter 2020 corporate earnings results and the renewed volatility in Wall Street. O yan daw ang babantayan. This week po, again ha, ang sinasabi po dito, ha, investors are hoping to find relief this week. So, isang linggo lang po ito, ha. Ito, pinag-uusapan natin dito, itong linggo lang, no, mga titos and titas. Ha? So, ang binabantayan, yung inflation data, lumabas na ba yan? Lumabas na yan, eh, di ba, mga titos and titas? Yung corporate earnings ng fourth quarter, eh, alam nyo, ano ba result niyan, di ba, mga titos and titas? So, yan ang mga binabantayan this week. Nakakita na tayo ngayong araw na to, mga titos and titas, maganda yung performance. So mukhang ito na nga yung sinasabi na bargain hunting ni Tito Manny Cruz ng Papa Securities. Next balita, galing ulit sa Inquirer, stocks seen an outperforming fixed income investments. Riding on corporate and economic recovery starting this year, stocks can outperform fixed income assets in the next few years, but investors must also consider investing in equities in selected overseas market. This was according to Smith Chua, Chief Investment Officer of BPI Asset Management and Trust Company, who said during Friday's launch of the firm's new podcast platform on Spotify, Wealth Radio. Ba, meron na pala si BPI na ito, ha? That the main stock barometer, PSEI, sabi niya, could hit at least 7.6 to as much as 8,000 this year. Yung 7.6, parang ito yung na tinatarget din, highest target ito ni Tito Jonas Rabelas, if I'm not mistaken, or nung ibang mga economist, no? Parang ito yung ceiling na tinitignan nila this year, ya, yung 7.6. Si Tito Smith Chua, nasa 8,000. Yan na, mga titos and titas. So, magandang balita to para sa mga nagte-trade ng stocks at dun sa mga may mga fixed income, di ba? Na pwede rin siguro i-consider yan, ano? Kasi sinasabi nga nila, mukhang i-outperform ng stocks yung mga fixed income investments. Yan yung mga corporate bonds, yung mga retail treasury bonds, no? So, mukhang yan po ang tinitignan ni Tito Smith Chua. Next balita, eto. Papasok natin, magwe-weather report tayo. Matagal-tagal na to na hindi tayo nakakapag-report tungkol sa weather. Cold and cloudy weather in northern eastern parts of PH due to cascading amihan. Mga titos at titas, ha? Manila, Philippines, the northern and eastern portion of Luzon and Visayas may see cloudy skies and light rains as the northern monsoons recent surge continue. State meteorologist said on Monday afternoon. Weather updates from the Philippine
Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration or PAGASA showed that the northeast monsoon or amihan may also affect northeastern parts of Mindanao, especially the Caraga region, which means that areas within the region may experience cold weather. Kaya pala, ang lamig ngayon eh, no? Ang talap matulog. Tito Brian, ha? Ay ayos ba yung tulog mo? Kaya pala si Tito Brian, tinatanghali lately lang gising. Dahil malamig eh. Sa Baguio daw po ay halos 10 degrees eh, no? Mga titos and titas, dito sa Metro Manila kahapon parang nag 22 sa Quezon City area. So enjoy natin yan. Total hindi tayo makatravel sa malalamig na countries. Dito muna, at least malamig ang panahon. At dahil dyan, konektado yan mga titos and titas, ha? Yang amihan na yan ay konektado dun sa isang minamanok natin, yung APL, ha? Hindi makapagsimula dahil nga ng kanilang dredging activity, dahil nga po malakas ang alon. Okay, konektado yan, ha, mga titos and titas. So yan ang ating mga tabalid. Sipasok na natin yung ating market. PSE bumawi, ayun o, halos kasing laki rin. Halos ha, pero kapos ng konti. Halos kasing laki kasi ang high natin last week was 6827 and this week is 6814. Titignan natin tomorrow kung meron bang, kung itutuloy ba yan. Kasi nga sabi ng Papa Securities eh, bargain hunting, di ba? So ang resistance na tinitignan po natin is itong 6909 mga titos and titas. Kung dahil lang sa bargain hunting, most likely, pwede na nga tayo mauntog dyan sa 6909. And babalik tayo dito sa area ng ating support na nasa 6,700 area, itong pink line. Masyado naman kasing binaba ng todo to eh. Mm-hmm. Noong Friday, parang nagkagulatan eh. So, tignan natin yung consolidation in this area, 6,9 to 6,7. Pwede na po tayo dyan. Bakit kanyo? Nagpa-plot na yung MACD natin eh. Ayan na, nagpa-plot na yung MACD. Hindi pa siya magko-cross. So, titignan natin kung hanggang saan aabutin. So, probably, sabi nga natin, best case scenario will be consolidation. Pwede mag-dribble-dribble po dito sa area na yan, 6.7 to 6.9. Ayos na tayo dyan. Pag tinagos yung 6.7, pupulutin tayo sa 6.4. Malalim-lalim. Hayaan muna natin mag-consolidate. Habang nagko-consolidate yan, mga titos and titas, ay meron pa rin namang mga ibang issues, no? Na po pwedeng paglagakan. Sabi nga natin, there is always a bull run somewhere. So silipin natin ano mga pwedeng paglagakan po. Ito, PHA, unahin natin. Katulad kanina, up po ng 22 points mga titos and tita, 22% pala. Ito si PHA, nag-close tayo ng 232. Okay, yan ho yung resistance, ha. Yan 230 area. Hindi ko lang alam kung matatawag ba na, mako-consider ba natin na break na yan. Pero para sa akin, mas maganda ay mag-trade above dyan. Yan 230 area. Nang tuloy-tuloy. No? So medyo nabitin to para sa akin kanina. So tomorrow, magkakaalaman kung kayang i-trade yan dyan. So pag nag-trade na tayo above 230 area, consistently yung buong kandila, hindi na tayo bababa ng 230, ay sabi nga natin parang ito nauuna doon sa tatlong binabantayan natin, pwede na tayo mag-reverse dahan-dahan. Kasi yung ating MACD naka-minor na. Hindi na tumutusok, hindi na patusok. No, ayun, nag-minor na po ito. So, ang next risk para sa akin, we're not yet out of the woods dito sa PHA, ha. Gusto nating makita 230 talaga mag-trade. After 230, makakakita pa tayo ng resistance sa 280 area. May 250 ba 'to? Manipis na siguro yung 250. Pwede 250 pa rin, 265, 250 area. No, pero maninipis na ho yung mga resistances na 'yan eh. So, titignan natin yan kung kaya nang i-reverse. Teka lang, hanapin natin ugali. Kaya na bang i-reverse ni PHA? Ayan. O, mabilis nga lang din talaga siya. Pag nag-cross siya, mabilis lang, ay umaangat na. Pag nag-cross doon sa red, mabilis lang din siya umangat. So, bantayan po itong PHA, ang ating support. Dito muna natin ilagay sa low today, nasa 2 peso area. 2 peso area, support 230 buong kandila dapat mag-break, ha. Para baka kasi mamaya peak breakout dito eh. No? So bantayan po itong PHA mga titos and titas. Next, ipasok natin APL. Ito naman patusok pa rin ito.
hindi pa nagme-minor, pero since yung isa, yung PHA tsaka yung BSE, hindi nga lang natin nasama ngayon, ano? Ay, di, nandito. Nandito pala yung BSE. Ito, tingnan natin kung magme-minor na ba to, pero obviously ho ito, nakakakita tayo ng resistance dito sa EMA. Kanina, ang high natin ay 2380 na lang eh. No? So, kaya sabi natin, mukhang nagsisimula na ito mag-dribble-dribble. Makakakita ba tayo ng dribble-dribble dyan above 20 area or below? Nakakita na ba tayo ng support natin sa 17 or 18 area? Diba, ito ho, no? Yung low nung last week, 17 nung 16-19 nung nakaraan. And meron din tayong low ng 18. So, meron tayong 16.90. Tapos, makakakita na ba tayo ng lower high dito? Pwede na ba tayo makakita ng ganyan? O, diba? O, diba? Yung pala naman eh. Makakakita na ba tayo ng ganyan habang itong ating MACD ay magme-minor? Pag hindi na po tayo, mga titos and titas, hindi na tayo bumaba tomorrow, at least yung body ng candle, yung body ho ng kandila, yung week, okay lang na mag-dip, no? Pero hindi ka halimbawa nagko-close or nag-o-open dito below 20 na. So yun ang binabantayan, hindi na baling yung intraday ay lumaglag ng 20. Okay lang yan, pero yung body ng kandila, close or open ng candle, above 20, pwede na tayo. Pwede na natin makita yan, pwede natin ma-consider ito. Ano ba to? Ascending triangle ba yan? Diba? Pwede na tayo nakakakita ng lower high. Kasi last time, it's 1690 followed by 18. Hindi na ba tayo makakakita ng body ng candle na bababa ng 18? Yan, ang babantayan natin. Exciting days ahead, mga solid Apollonautics natin. But then again, paalala ulit, ha? We're not yet out of the woods. Ha? Baka mamaya ma-excite kayo. Aantayin natin, tsatsagain po ito. Kailangan ng konting patience pa ulit dito dahil hindi natin alam kung gano'ng katagal magko-consolidate. No? Yung balita kanina, sabi nga, magmo-mobilize pa lang. Hindi pa mag-ooperate. Hindi pa mag-ooperate, ha? Kumbaga, papunta na sila doon. Pero ang maganda lang po dyan, kino-confirm nila na tuloy ito. Natuloy po ito. Yan naman po ang inaasahan natin lahat eh. Na madali lang yung price action. So, palagay ko, pwede na tayong gumawa ng panibago. Titignan natin ah, hindi pa ho ito conclusive, no? Pwede na tayong gumawa ng mas mabagal na trendline dito. Opo, pwede na yan. O, kung sakasakali, di ba? Tapos magsasalubong na yan doon sa trendline nito. Titignan natin kung saan aakyat yan. Titignan natin kung paano po ang gagawin itong si APL. So, for the meantime, magandang support ang gusto nating makita sa 20 area and resistance yung 25 area pa rin. So 20 to 25, pwede tayo dyan dribble-dribble. Mas maganda yan kumpara dun sa una natin tinitignan na 15, di ba? Yung 15 to 20 na dribble-dribble, mas maganda na yan 20 to 25, mas mataas ng konti. Ha? Malapit-lapit na eh, konting antay na lang naman to. Again, patience yung kailangan dito, ha? At saka yung panig. Panlatag pag matutulog kayo. Yaan ang APL. Ito pa, isa, BSC. So, maganda na yung performance kanina. Ito, si BSC, sabi ko nga, mukhang nangungulilat sa APL sa recovery. Bakit ho? No? Si BSC, nagtitrade na above EMA. Ayan, ha, trading above EMA na po ito. Kanina, nag-close tayo, up ng 4%. Close tayo ng 1.1, not bad. Patience na yan. Ganun na naman eh. Sabi nga natin, basta kasi ang hawak mo yung may laman eh. May laman eh, di ba? Medyo makakampanti ka, no? Makikita mo, may activity. Pero again, we're not yet out of the woods. Diyan sa tatlo po na yan, mga titos and titas, makakakita tayo para sa akin 125 na resistance dito at 140. Maganda yung nakikita natin na support sa piso. Yan, di ba? 125 muna. So, pwedeng magkabuhusan pa yan sa 125. Kanina, ano na low natin? Ah, 104. Mm-hmm. 104 ang low, nag-high tayo na 110, di ba? So sumusubok, ibig sabihin sumusubok na po itong si BSC, mga tito and tita. So yan yung babantayan, yung areas na yan. Ang maganda rito, nakakakita ka na talaga ng support diyan sa piso area. But again, hindi pa ho tayo out of the woods, ha. So kailangan mas maging mapagmatsyag. Next, itong isa, si Lihc.
sa pulahat ng elevator exit natin dito, ha? Kanina ho. Kaya sana yung mga solid Patreon natics natin na nakabudega nito, ay nagamit yung nagamit yung elevator exit, ha? Hindi ka pa rin nagbabago, halika, ganun pa rin ang ugali mo. Ganito ho ang ugali nito, eh. Kaya nga sinasabi natin na kailangan na every green candle followed by red. Yun nga, green tayo ng Friday, red tayo ngayon. Kung ito ho ang titignan natin, mga titos and titas, lakihan ko lang, ha. Kung ito ang pattern na tinitignan natin, pwede pa tayong isang red pa bukas, 'di ba? Green tapos red, red tapos tatlong green o apat na green, 'di ba? Tapos red, red tapos green. Parang nag-o on off ang diskarte nitong si Lihc, eh. Kaya hindi ho advisable ito na habulin, no? Kailangan dito matyaga kang mag-aantay pagka nagre-red candle siya, 'di ba? So doon ka nagbubudega pagka red, nakita mo, o closing red, dagdag, kinabukasan red ulit, dagdag ulit, 'di ba? Tapos antay ka mahinog yung green, antay mo isang long green. Eto na, Tito Moves na to, ha. Tito Moves, kaya paalala muna bago matapos itong programa. Ito pong ating programa, rated KKBB po. Kanya-kanyang bili at benta po tayo dito, ha, mga titos and titas, no? So hindi po recommendation to buy or to sell ito. Dahil hindi po tayo expert, no? Hindi tayo financial advisor, wala tayong hindi tayo expert. Kaya ito ho ay sineshare lang natin yung 13 years of experience natin. Kaya this is merely more on practical analysis, kumbaga kalye analysis ho ito, mga tito, tambay analysis, ha. More on pattern recognition lang ang tinuturo natin, ha, mga titos at titas. So kailangan po ay dagdag aral pa rin sa inyo, no? Ito na yung Tito Moves, yung like, yan, yan. So sabi natin, pag makikita ninyo, may pattern nito, pagka long green followed by red, dalawang red. So bukas, pwede ka pa makakita na isang red dito, diba? So saan, kung sakali, no, wala pong laman itong Lihc, ha, shell company, pero may disclosure, may due diligence na ginagawa for 30 days, titignan natin hanggang saan makakapunta, aabutin yan, due diligence na yan, aantabayanan natin, maganda-ganda ring development yan. But then again, nasa speculative stage, kung kayo hindi mahilig sa speculation, ay baka hindi ho para sa inyo to. Tapos, malikot masyado yung presyo, ha? So, yan po. So, pwede tayo bukas, tignan natin kung susunduin yung EMA or near EMA at least, no? Kasi itong long green nung January 11 up ng 26%, hindi naman bumaba sa EMA, eh. Oh, yan, no? Itong area na to. Makikita nyo, ayan, no? Yan po, di ba? Hindi naman siya bumaba sa EMA. Hindi siya dumikit doon. So, pwede siguro dito sa 116 area or 125. 125 muna. 125 area. Yang area po na yan, kasi nakakita tayo ng dalawang body ng candle dyan. Or, dahil nga sa sobrang likot nito, pwede ka pa ngayon dito sa 116 ba? Didikit na sa EMA to pagka 116. 116 to 125 yung range niya, eh. Malikot naman po ito, eh. Diba? So, banig, latag. Kung type nyo lang, ha, kung type nyo lang, ang laro po dito is mga tingin ko mga 30 days. Based lang doon sa disclosure. Kumbaga, yan lang ang play dyan. Mag-iiba na yan. Mag-iiba po yung play. Depende doon sa due diligence. Kung matutuloy yung investment, mag-iiba yung play. Kung hindi matutuloy, tapos ang play. Diba? Ano yan, yan lang ho ang, yan ang isineshare natin. Yan lang yan. Kaya, hindi nyo pwedeng isipin dito, mga titos and titas, na, long term. Ay, hindi ka muna pwede mag-long term sa play ho ngayon, na dahil wala pa itong laman, ha? O, yan ho ang LIHC resistance. Yung 180 para sa akin. Bakit 180? Ba't 180, tito? Ayan po, no? Ito, yung body ng candle. Hindi, 160 nga lang. Hindi, sagad natin. Total malikot, eh. 160 pa rin, kasi weak pa lang ito ng candle. Yung pinaka-high niya, recent high, eh. O, 160 lang tayo. 160 resistance yung body. Ayan, dito tayo, body-body. Body-body, 160 area. Pagka na-break yan, may something. Para sa akin, nag-close tayo above 160, pwedeng, yun ang cue mo, baka may positive development dyan sa nangyayaring due diligence. Next, ipangasok natin, last na po ito, si M&M's. Si M&M today ay nag-close below sa kanyang 50 MA.
Down tayo ng konti lang naman. 0.64%. Down tayo ng 0.24 points lang. Ano ba tayo closing nito? 636, no? Nag-close po tayo ng 636. For me, makakakita tayo ng support dapat dito sa 625 area, ha, mga titos and titas, ha? Bakit 625? Yan ho yung dating resistance na binrake niya nang walang pakundangan. Di ba? Binrake na walang pakundangan. O ngayon, gustong i-retest yung 625, no? So, for me, yung area na yan, pwede kang makakita ng support, no? So, support, ibig sabihin, pwedeng may mga buyers na magpakita dyan sa area na yan. Malapit-lapit na po yan, mga titos and titas, no? Kung makakita tayo ng support dyan, 625 area, po pwede tayong mag-trade ng range ng 625 hanggang dyan sa 7 peso area. So, 75 cent range, no? Dribble-dribble, 75 range. Pwedeng gawin yan. Kasi bakit? Wala masyadong trade po dyan sa area na yan. Pansinin nyo po, dito may trade. Dito, wala. Ayan, pagdating nito, bakante, oh. Nandito sa taas yung trade niya. Diba? Nandun ho sa taas. So, baka gumawa ho ito ng consolidation dyan sa area na yan. Para lahat ng area covered, maganda naman din yan. Kinover mo lahat yung 7, yung 6 to 7, 7 to 8, kumpleto ka na. So, expect mo naman, pwede ka rin may resistance dyan, pero baka konti na lang. Diba? So, nalaglag ng trendline, eh. So, baka pwedeng dito, mga sa papasok na sa trendline yan, 9 kagad to. O, yan. Ha? So, titignan nyo po itong MACD, patusok pa. Pagka tumagos ng 0 yung MACD, expect mo tatagos din sa 625 to. Pwede din tumagos yan dyan. Ha? So, babantayan. Pero ako, ini-expect ko 625, baka makakita na tayo kahit papano ng resistance, ng support pala, ng support dito sa M&Ms. O, yan po, yung mga... paano? Tapos na po. Salamat again sa panonood, ha. Kita-kits po ulit tayo bukas, mga titos and titas, dyan sa ating live tambayan. As always, trade wisely. God bless you all.